At sino yun? Maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo ng magkaibigan, hanggang kahapon, isang araw ko lang, nagsabi na corruption. I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. If they cannot do the more, then I will look for somebody who can do the more projects, more houses. Yan ho kahirap mag-solve ng housing problem dito sa Pilipinas. Hindi mo dahil sa isang salita na gusto mo overnight. You know, you need 20 years para maitayo mo yung mga bahay sa, you know, hindi lang basta-basta lupa nandyan. Eh, yung may mga lupa na karamihan dito sa Pilipinas, may-ari na. Ngayon, kung ilagay mo sa bundok, sa tutok ng Taal, ay ibang istorya yan. Merong lupa. Pero sabihin mo ka isang salita na bigyan mo lahat at matapos mo ganitong panahon, you must be crazy. Or you are lying to your teeth because realistically, hindi mo talaga kayang magawa yan. So, but there are things I'd like to continue, and that would be dependent on also of the president that I will support. Kasi kung mag-vice president ako, yung kalaban ko kontra partido, kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week, may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Meron, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have its share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as a president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrile said, good luck na lang, you must be dreaming. Eh ako na, natapos ko yung Yolanda Housing, malapit na ako mag-ano. But remember that there are only 2 houses when I first arrived there. Ngayon, itong si Pacquiao, may naraman siya na ano, sabi niya, anong opisina at sino yun? You have the privilege of not being arrested when you say it inside the halls of Congress. Because as a matter of privilege, you cannot be questioned anywhere. So, maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo ng magkaibigan, hanggang kahapon, isang araw ko lang, nagsabi na corruption. It's easy really to say. Hindi ko sinasabi walang corruption. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Kita mo yung pastillas, 43 immigration people were dismissed.
73 sa customs. Sa BIR, wala masyado. Pero naghihintay ako. BIR mayroon rin. Secretary Dulay is having his hands full of investigating these people. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you or else talagang sabi ng anila, totoo na mamuliti ka lang. With that, that goes for every Filipino. Baski saan kayo, no? Even in the provinces. If you think that meron dyan permit, tapos it is now in the hands of the mayor or in the yung nagtatrabaho sa business permit, business bureau ang tawag niyan. Kung nandyan, sabihin mo lang, kagaya ni Pacquiao, so sabayanan ninyo si Pacquiao to expose all of this. Ayan, kasing you have a partner, I forgot my Tagalog there. You have a partner in this crusade. And join Pacquiao, sabayan ninyo, sabihin ninyo yung mga tao na corrupt at anong opisina, and I will do something about it. Immediately. Lahat na nasumbong sa akin dito, either suspended na or nasa korte na, sa ombudsman or sa sandigan. And marami nang na-dismiss. Mag-abot ito ng 1,000 by the end of this year. For studying of filing the cases in... Ang ombudsman is very efficient. I would like to thank the ombudsman. Although, as a matter of delicadeza, hindi ko talaga nakausap yan si... yung ombudsman natin. I do not want to talk to them. I know even the justice. Kung maaari, ayaw kong makipagkwentuhan sa kanila. As a matter of principle, yan ang tinitingnan ko. So, Pacquiao, you have you are a congressman or senator now. Go to the hold of the floor sa inyong proceeding and start to sabi mo yung thrice worse than the last presidency yung panahon ni Noynoy. At still it would be better, wag mo nang hintayin kasi yung mga trabahante na yan, sigurado ako panahon pa ni Aquino yan at panahon pa ni Gloria. Kagaya ng sa customs, masakit sa akin kasi may 37 years in the service ron. Pero the temptation to go to graft is very strong. At mayroon dyan, hindi ko sabihin na wala. Meron talaga lahat ng you would be a mentally dishonest person, sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo twice over, or I challenge you, go to Congress and start talking. Yan ho ang payo ko rin sa lahat ng Pilipino. Kung may alam kayo, magsabi kayo, and I will be transparent. I will investigate them and refer it to the other bodies who have the punitive, ibig sabihin, which is the ombudsman and the Sandigan Bayan. Wala akong kilala dyan. Wala kayong lalan, hindi ko nakausap yung mga justice sa Sandigan Bayan. Nor any court for that matter. Sabi ko, as a matter of policy, hindi ako na. Kaya siguro wala akong alam. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumulit ka lang.
And I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali, parang parang karabaw na kung saan yung bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, you'll just be another son of a bitch playing politics.